Hi guys, welcome back sa Loft Below. Ayun, so nagpakawala tayo kanina, 7:10 AM. So magkasama na yung south natin tsaka north. Paglabas ko ng loft, wala na agad sila yung mga nagsiikot na. Hindi ako nakapag-video last 2 days, actually medyo busy dito. So anyway, ito nagre-ready na ulit tayo for second lap ng fundraise sa Friday. Bumalik na agad tong isa. Ito yung pinakabata natin. Kasabay nila kanina yan. So yun, bumalik na siya. Hindi pa niya kaya yung ganung liparan. At least hindi siya dumapo kung saan. Ayun, anyway, sabi ko nga, nag-ready na ulit tayo. Actually, recovered na yung mga pang-north natin. Ganun ginawa ko. Same as last week, Monday. Bali, nagbigay ako ng honey, apple cider vinegar sa tubig, then painom akong brewer's yeast nung hapon. Tapos Tuesday kahapon, oregano juice naman, so para pang flushing ng mga bacteria. Napansin ko medyo buo naman na yung mga ano nila, droppings nila. So at least nagre-responsiveness dun sa pagre-recover natin sa pagkocondition natin. Ayan, so today magbibigay na ako ng probiotics tsaka ng vitamins sa mga ibon. Tapos sa brewer's yeast ulit mamaya after nilang maghapunan. O kailangan mag-observe tayo para at least sa Sunday kompleto pa rin mga ibon natin. So syempre yung goal pa rin natin, yung 6 na ibon natin mapatongtong natin ng derby. Yun lang muna. Ngayon, so mukhang ganado naman yung mga pang-north natin kasi nga pahinga sila Monday tsaka Tuesday. Pinahinga ko sila. Pero Tuesday kahapon, hapon nag-lawfly na sila. Around mga 40 minutes din sila. Sinabay ko kasi yung mga south. Yung mga pang-south natin, masisipag na talagang lumipad. Nung magparonda ako minsan, almost ano sila, 50 minutes. Ayun, 15 minutes na, pero hindi ko pa rin nakikita yung mga ibon natin. So mukhang lumayo talaga sila. At least, diba, nakakalayo na yung mga ibon natin ulit. So yun yung advantage na may mga kasamang medyo bata-bata sa loft. Kasi yung mga batang ibon, ano, sobrang sipa, ganyan, maliksi, malayo lumipad, mataas. Kaya mas maganda pag medyo may mga tamad na ibon na yun, isasabay doon para, mahawa ng sipag. Ayun, so yung kailangan natin sa north natin, sobrang mabatak natin sila sa lawfly. Actually may mito sa kabanatuan pero hindi na ako nagload. So, mas gusto ko na yung fully recovered yung mga ibon natin pagdating ng Friday para at least ready sila sa liparan sa Linggo. Gagawin na lang natin, babatakin natin sila sa lawfly. So today hanggang Friday, ang lawfly natin 3 times a day. So ganun ulit. Umaga, tanghali, tsaka hapon. So, nagbaba na yung mga ibon natin. Almost 40 minutes ang nalonda nila. Hindi pa masyadong ayos yung mga lipad ng mga pang-north natin. Pagbaba nila, medyo bagsak yung mga pakpak nila. Siguro mga nanghihina pa. Kasi actually, syempre ngayon pa lang tayo magbibigay ng supplement sa kanila. So, bali, Wednesday pa lang naman. So bali mamayang tanghali, siguro magkaka-energy na itong mga to kasi bibigyan na nga natin sila ng
probiotics, multivitamins. Tapos magbibigyan na rin tayo ng grits sa redstone. So syempre dagdag ano na sa kanila yan. Dagdag lakas na, magandang digestion. So dagdag energy na yan sa kanila. So obserba natin sila mamayang tanghali tsaka hapon. Tingnan natin kung mag-i-improve yung lipad nila. Bali itong mga pang-sahod, hindi ko sila pinapakulan tanghali kasi mahirap silang papasokin pag tanghali eh. Kailangan gutom na sila para mapapasok sila ng mabilis. So hapon na uli ang palipad natin ng mga pang-south. Sasabayin natin yung mga pang-north mamaya, mga alas 4. Itong mga pang-north natin papakawalan natin mga 12 siguro or mga 12:30 mamaya. So ayun, bali maya-maya, anong oras na ba? Past 8 na. So mga 8:30 or mga quarter to 9 papababayin ko na sila para makapagpatoka na. So sa ngayon ay ako muna silang tumambay dyan. Medyo maaraw naman ng konti, so para maarawan din sila. Bali ako, maglilinis muna ako ng loft. Tatanggal ako ng mga droppings nila. So ayun, balikan ko kayo mamaya. Magandang tanghali. Nagbabakuna ako ng mga inakay. Bali, apat na inakay ito. Ito yung last batch para sa south natin. Pahabol na lang. So, sana okay pa sila. Sana makaabot pa. Bali, December pa naman yung start ng training. So, meron pa tayong time para batakin sila. Kailangan na maaga natin sila maparonda para makasabay sila dun sa mga south na natin ngayon. So, ito yung dalawa nating MPC. Tapos, ito yung dalawa sa kabila. Yung isa dito yung paparaffle natin ulit. Tapos isa, ilalaro ko rin yung south. So, itetesting natin sila. So, yan. Ano na sila eh? 24 days ba? 25 days. So, kailangan na natin silang ihiwalay. So, babakunan na ako muna sila. Then, nilipat ko sila dito sa babang cage. Para tumuka na sila ng sarili nila. Actually, marunong sila ng tumuka talaga. Malalakas na rin tumuka. Pero nagpapasubo pa minsan. So lilipat natin sila dito after ng bakuna. Then bukas lilipat na natin sila sa Flyers Loft. So ito na yung pambakuna natin. Siyempre PMV. So nabakunahan na natin yung mga inakay natin, mga pahabol natin sa south. Tapos yung isa rin sa taas, yung naka-bears natin, yung pinakabata dun sa Flyers Loft, binakunahan ko rin siya, di ba? Yung second shot niya para maging booster. Ito namang mga to, after 10 days ulit or more than 10 days, babakunahan ulit natin yung PMV vaccine natin para maging booster. So yun, kahit muna ako sa taas, alauna na. So, magpapa-low-fly uli ako ng mga pang-north. Yan, maganda naman yung panahon. Actually, sobrang ganda ng panahon nga lang, medyo mainit. Pero okay yan, para at least masana yung mga pang-north natin sa initan na. Kasi panigurado, mga uwian na yan, mga tanghali na eh. Sa mga susunod na laps. Kasi malayo na. So, okay yan na masanay sila sa init. Ayun, so, tara, kahit muna tayo.
Hey guys, so andito na ako sa taas. Pawala natin yung mga pang-north natin. Abang maayos pa yung panahon, baka umulan na naman mamaya. And ayun, maganda na yung mga dumi nila, yung mga buong buo na. And so, after natin magbigay ng probiotics, tsaka yung mga grits and redstone, so ayun, okay na yung mga dumi nila ulit. Bilog na, buong buo na. Sana magtuloy-tuloy lang, wala namang magkakasakit sana, wala sanang bibitaw. Para dire-diretso lang tayo. So itong ano natin, yung kasali natin sa fundraise. Ngayon yung mata niya oh. Medyo nagkakaroon na, lumalaki yung ano. Tignan ko ano pwedeng gawin mamaya. May nakapagsabi sa akin, kailangan daw gupitin ko ng nail cutter. Kung ibabaw para hindi lumaki pa ng lumaki. So tignan natin mamaya kung maoperahan natin siya. Bali, paparondahin ko muna sila. Ayan, palabasin natin. Ayan sila. Paikot-ikot lang dito sa loft. Mabagal lumipad. Ang tatamad talaga. Okay lang yan. Paikot-ikot lang sila. Kahit papano nakapag-exercise pa rin. At nasasanay sila dun sa araw. Tapos mamayang hapon, sasabayin natin yung mga pang-sout natin para kahit papaano medyo mabatak sila. Pero ngayon, mga sout, pahinga muna ng tangali. Di pa naman nila kailangan yung ganyang, ano, ganyang low fly. A few moments later. Wala ka 15 minutes na sila, pero paikot-ikot pa rin sila eh. Hindi sila lumalayo masyado, siguro sobrang naiinitan, pero paikot-ikot lang sila dito. Ayun, ang ganda lang langit, yun nga lang, sobrang init. Ang bali pagbaba nila, bibigyan ko sila ng electrolytes. Kasi ano eh, parang ngayon lang nila naranasan yung ganyang sobrang init na low fly. Kasi ngayon lang talaga umaraw eh. Yung ganitong tarik na tarik yung araw, ngayon lang. After nga nung nag-uulan nung mga last few weeks. So, bigyan natin sila electrolytes para hindi naman bumagsak masyado yung katawan nila. At hindi sila ma-dehydrate. Ay, bumaba na yung tatlo. Yung tatlo lumagpas eh. Pero pababa na rin yun. Ay, grabe hingal nila oh. Ayun, kailangan masanay na sila ng ganyan, tangali. Sana bukas ulit ganyan ang kainit. Para sa Linggo, kung in case man na kasing init uli nung first lap, kaya na nila. Ayun, lahat hingal na hingal eh. Ayun, so naka 20 plus minutes naman sila ngayon. So kahit papano okay na rin yun para sa gantong kainit na panahon. So mamayang hapon, paparondahin ulit natin sila. So mga 4 siguro, akit ulit ako dito. Tapos paparonda ulit tayo, sasabihin natin sila sa mga south. So yan, papabayin ko muna sila. Bigyan ko konting patoka. Tapos electrolytes. Pambawi. Ayun, grabe yung maitsura nila. Bagsak yung mga pakpak, hingal na hingal pa rin hanggang ngayon. Kala mo galing ng malayong lugar eh. Nabigla sa init. Pero okay lang yan, at least para masanay sila. Ayun, binigyan ko sila ng electrolytes sa inumin. Tapos bigyan natin ng konting patoka. Konting-konti lang para lang pampawi ng energy nila. Ayun, pati yun, hingal na hingal. Ayun, so mamaya, balik ulit ako dito, paparonda ulit tayo ng hapon. Tapos, bigay tayo uli ng brewer's yeast mamaya after nilang maghapunan. We'll be right back.
Ayun guys, tapos na magpatuka ng mga iba natin. So itong mga pang north, pati itong mga pang south. Pakatapos na nilang kumain, so ayun, papahinga na sila. Bali, ano naman, nakapagpa-lo-fly tayo. Umabot naman sila mga more than 30 minutes. Almost 40 minutes na rin. So medyo improving sila. Pero syempre, ano pa lang, Wednesday pa lang ngayon. So medyo light pa. So kailangan Thursday tsaka Friday, kung kaya ng 40 minutes hanggang isang oras, paparondahin natin sila. Ayun, so bali bukas, ganun ulit ang routine natin. Low fly ulit tayo, umaga, tanghali, tsaka hapon. Pero bukas, may gagawin tayong bago. Magdadagdag tayo ng seeds. May additional seeds tayo sa regular na patoka natin, para ano yun, tulong sa kanila. Para gumanda lalo yung katawan nila, para lumakas yung energy nila. Para sa Linggo, handa sila sa liparan. So kahit medyo mahaba yung biyahe, mabiyahihin nila or yung liliparin nila, makakayanan nila. So ayun guys, hanggang dito na lang muna tayo. Kasi kailangan akong pumunta ng Mercury Drug, bibili ko ng Brewer's Yeast. Nawala sa isip ko, 3 piraso na lang yung Brewer's Yeast ko dyan. So bibili muna ako sa Mercury Drug kasi yun yung ibibigay ko ngayon. So ayun lang naman for today guys, maraming salamat sa panonood and salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ayun, so syempre, yung mga hindi pa na-subscribe, click nyo lang yung subscribe button, pati yung notification bell para updated kayo sa mga uploads natin. So ayun lang, salamat ulit and kita-kits tayo sa next video.